Kumayo pong lahat. Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos, sa kaika, kasa, at sa lupay
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maikis sa katuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo, at ang mga sadusyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol, sapagkat ipinahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nilang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan, sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumasampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng lahat, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dati tinanggihan, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pa rin naging saligan. O pasalamatan ang Panginoon Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoon Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay, ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoon Diyos.
kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga. Ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tumayo po ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Kana, Galilea, Kana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, sabalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, sabalit hindi niya nakilala ang mga alagad. Hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila nila ang lambat ng puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan ng pangpang, masyam na pong metro lamang. Pag-aho nila sa pangpang ay nakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampad sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpangang lambat ng puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangangas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating mabuting balita yung tagpo kung saan si Pedro at ang mga alagad ay patuloy na nagdadalamhati sa pagkawala ng ating Panginoon. Bagamat ito yung ikatlong pagkakataon na nagpakita ang ating Panginoon sa mga alagad, siguro itong mga panahong ito, hindi pa rin sila tunay na kumbinsidong nabuhay ang ating Panginoon at siguro naiisip nila ang lahat ng bagay ay produkto ng kanilang imahinasyon, frustration, no? Yung kanilang mga pag-asang nabali dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon. Kaya nga minabuti ni San Pedro na pumunta sa lawa upang mangisda, no? At magdamag, alam natin na wala siyang huli o wala silang nahuli, kasama niya ang ibang mga alagad ni Jesus. Pagkatapos, no, nakita nila si Jesus, no, hindi nila naman na-recognize ng una at inutusan silang ibaling sa bandang kanan, no, doon itapon yung mga isda. No, at bilang mangingisda, alam naman siguro ni Pedro, no, magdamag silang nandoon at wala talagang makuwang isda. No? At pagkatapos, no, nung sinunod nila ang kalooban ng Diyos, doon lang na nila naalala, sabi ni Juan, ang Panginoon iyon. No? Doon lamang nila na-recognize na nandun ang Diyos, na patuloy na tumutulong sa kanila. Kaya nga pagkatapos silang mahila yung lambat patungo doon sa pangpang, ano yung kanilang ginawa, ano yung nangyari. No? Walang nagnahas ng tanong kung sino siya. Sapagkat nare-recognize nila, no, mula pa noong una, no, kung paano sila sinamahan ng Panginoon. Yung bawat encounter ay pagpapaalala nung kanilang karanasan mula sa Diyos, nung kanilang mabuting karanasan na naranasan sa ating Panginoon. Yun yung nagpaalala sa kanila. Ito ang Panginoon. Ganito yung kabutihang aming naranasan. At ano yung pinapaalala nito, mga minamahal kong kapatid? Yung mga alagad, no, sinugo ng ating Panginoon upang ipahayag ang mabuting balitang ito. Ang ating Panginoon namatay, nagpakasakit at muling nabuhay. At ito yung ipinapahayag ng mga alagad doon sa ating unang pagbasang ating narinig mula sa mga gawa ng apostol. No, nung ipinapahayag nila Pedro ng mga alagad ang ating Panginoon, no, nagalit yung mga iskribas, saduseyo, yung mga hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, no, mga saduseyo, mga pinuno ng sambayan ng iyon, no, nagagalit sila sapagkat ipinapakalat nilang si Kristo yung muling nabuhay. E ayaw nilang mangyaring iyon sapagkat magkakaroon ng katuparan ng lahat. Kaya nga ano yung ginawa sa kanila, sila'y ipinakulong. Pero mga minamahal kong kapatid, sa ating pagpapahayag, no, bilang mga binyagang Kristiyano, tayo rin ay may responsibilidad at obligasyon na ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. Pero mga minamahal kong kapatid, hindi dahil malakas tayo o kaya natin magpahayag o alam natin yung ating sasabihin, no, o may buong lakas at tapang tayong ipagmalaki, no, ipahayag ang mabuting balitang ito sa lahat ng tao, hindi yung ating kalakasan. No? Babalik tayo doon sa pangyayari kung saan si Pedro ay nangingisda. Magdamag siyang nandoon sa kaliwang side. No? Nandoon sa kaliwa. No? Doon nangingisda. No? Imagine ninyo, buong magdamag nandoon siya, wala silang huli. Pero nung sinunod nila, yung kalooban ng Diyos, nag-uumapaw yung kanilang huli. Sa mga tuwid, mga minamahal kong kapatid, kapag ka merong hiningi sa atin ng Diyos, meron siyang pinagawa sa atin, no, sa buhay na ito, meron tayong misyon na dapat gawin, hindi nagkukulang kailanman ang kanyang grasya. Kung may binigay man sa atin ng Diyos na pagsubok, meron itong grasya na ibinibigay niya upang makayanan natin, no, upang matapos natin ang misyon na ito. Meron siyang parating ibinibigay, no,
hindi lang yung ating lakas, no? Una't higit, syempre yung ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon na naman ang mangyari, hindi niya tayo pababayaan. Pero kung mapapansin niyo po, sa lahat ng bagay, sa pagkilos ng mga alagad, no? Sa pagkilos ng mga taong sumunod, pagkatapos o simula ng persecution, yung maunang Kristiyanong nakaranas ng paghihirap sa pamagitan ng pag-uusik sa kanilang ating pananampalataya, pagkatapos yung dumaan yung mga krisis, pansinin niyo po, yung kanilang kalakasan, no, ay hindi sapat. Ano yung pinanggagalingan parati? Ang Diyos. Yung grasya na mula sa Diyos. Yung tulong na mula sa Diyos. Kasi po kung yung ating lakas lang, yung ating pagbabasihan, tunay, no, talagang mapapagod tayo. Kapag ka sa pagharap sa ating mga problema, sa ating mga suliranin, inasahan natin yung sarili natin, mauubos tayo, mauupos tayo, magsasawa tayo. At saan tayo magre-resort? Doon na lang sa mga bagay na hindi makadiyos. Gagawa na lang tayo ng mga bagay na hindi makadiyos upang malagpasan natin yung pagsubok. Yan yung tendency. Kapag kaginamit lang natin yung ating sariling lakas. Pero tulad ng mga alagad, kung tayo ay babalik doon sa dapat na ating pinanggagalingan na lakas, doon tayo kumukuha ng lakas, wala pong anumang problema na ating pinagdadaanan yung hindi natin kakayanin. Walang suliranin sa ating buhay na hindi natin malalagpasan kahit gaano pa yan kahirap. Bakit? Sapagkat hindi mo lakas. Lakas ng Diyos. No? Kaya nga, mapapansin niyo po, yung tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, kahit na naghihirap, kahit nahihirapan, masaya pa din. Nagagalak pa din ang puso. Bakit? Sapagkat, no, nalalaman nila, no, kung ano yung kanilang pinagmumulan. Nare-recognize nila, ito'y biyaya mula sa Diyos. At ano man ang aking paghihirap, ay patuloy na naglilinis ng aking kalooban. Patuloy na naglalapit sa akin sa Diyos upang ako'y magtiwala sa Diyos, hindi sa aking sarili. Imagine niyo po, no, kung lahat kaya nating gawin, kung lahat kaya nating resolbahin sa sarili nating lakas, sa ating sarili lamang, magdadasal po kaya tayo. Meron po kayang magsisimba ngayon, no? Pero alam natin, gaano man tayo kalakas, no? Gaano man natin, no, gamitin yung ating kalakasan, alam natin, darating na darating sa panahon, no, na marireach natin, no? Tayo yung mapupuno, marireach natin yung ating limit. At sa pagkakataong ito, no, tayo yung magpapaubaya sa Diyos at hihilingin natin yung kanyang tulong, no? Tulad ng mga alagad, no, na nawawala ng pag-asa ng mga panahong iyon, sa mga pagkakataong upos na tayo at wala na tayong lakas, hingin natin ang lakas mula sa Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, sigurado, kahit kailan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya po yan po yung samot dalangin natin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Hilingin natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng kalakasan upang harapin ang buhay na ito, upang maipahayag natin, no, ng matapang ang kanyang mabuting balita. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, na natili sa ating piling ang Panginoong Jesucristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan, at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok, tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay,
pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat ng nagpamisa at ang lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos naming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa na maanghel si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ang lahat. Ama naming banal, ikaw mukhalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mabanal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagat walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-inabating mo lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na mga kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalatay, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, isama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Ibigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na galis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, I am.
Announcement. Ang banal na relikya ng Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na araw ng bukas, Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rector na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumulo po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahan, magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos sa walang maliw na kalayaan, ay pagimitin niya nawa ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nazareno, iligtas mo.